Hello guys, it's Del Mariano and welcome back to my vlog. So sa video natin ngayon guys, no, hindi muna tayo mag-re-review ng mga loan applications kung legit ba or hindi yung mga loan apps na nire-review natin. But for now guys, no, mag-share muna ulit ako ng aking experience, paano ko nalampasan yung mga pangaharas ng mga agent nung time na hindi nga ako nakabayad sa kanila last year. At kung ilang months na ba akong overdue sa kanila. Kasi guys, no, as of now, 2024, hindi pa rin talaga natatapos yung mga pangaharas ng mga agent ng mga OLA. Hanggat nandyan sila guys, no, sa Google Play Store, hanggat may utang ka sa kanila na hindi mo na settle, hindi yan sila titigil sa'yo na harasin ka, kulitin ka sa text, tatakutin ka sa text, ipopost ka daw sa social media, tatawagan yung mga contact reference mo. Kahit guys, no, yung mga hindi mo nilagay na contact reference, as long as may access na sila sa mga contacts mo, yun yung mga tatawagan nila. Kaya sa mga nakakaranas dyan guys, no, ng depression dahil nga sa mga pananakot ng mga agent ng mga OLA, panoorin nyo to. Okay, let's go! To be honest guys, no, almost 9 months na yata ako or 10 months na yata akong overdue sa mga loan apps na na-abandon ako. Yung mga loan apps guys, no, yun yung mga loan applications na 7 days lang yung kanilang repayment term. Kung saan sobrang nabigatan talaga ako last year dahil nga sa tapal-tapal system. And before kayo guys, no, mag-judge na keso utang ka kasi ng utang tapos hindi mo naman pala kayang bayaran. Utang mo, responsibilidad mo. Actually guys, no, good payer ako before, bago ko sila na-abandon na last year. So, paano nga ba nangyari yon? Actually guys, nag-start lang ito dahil kay Mr. Cash. May loan ako dito dati guys, no, kay Mr. Cash, which is mga nasa 10,000. Then, nakilala ko itong si Pass Cash BIV na may loan din ako guys, no, kasi nga kailangan ko talaga siya guys for my business, sari-sari store. So far, good payer talaga ako kay Mr. Cash until 3 months na nag-advance payment ako dito kay Mr. Cash, bigla na lang akong na-reject. Imagine mo guys, no, nag-advance payment lang ako ng mga 2 days bago yung due ko para makapag-reloan na agad ako kasi may babayaran pa ako si Pass Cash BIP na malapit na ding mag-due. So yun yung ginawa ko guys, yung alam mo yung guys, yung pinambayad ko doon is yun yung kinikita ko talaga sa may sari-sari store ko na naipon-ipon ko talaga. So ganun lang guys yung ginawa ko, binayad ko nga kay Mr. Cash. Then after ng 3 reloan ko, bigla akong na-reject to kay Mr. Cash. So doon pa lang guys, sobrang dismay ako kasi kailangan ko talaga ng pera nung time na yon. So after ko guys, no, na ma-reject sa pangatlong reloan ko kay Mr. Cash, sobrang na-dismay nga ako nung time na yon. Hindi pala pwede na mag-advance payment ka kasi 2 days pa bago yung due ko, nag-advance payment na ako kasi nga mag-due na din yung kay Pass Cash BIP ko. So nung time na yun guys, nung na-reject na ako sa pangatlong reloan ko kay Mr. Cash, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. So wala pa akong may pamabayad noon kasi nga mag-due na siya at sabay pa sila. Parang ilang days lang yung agwat ni Mr. Cash at ni Pass Cash BIP. So naghanap talaga ako guys, no, sa YouTube, nag-research ako kung ano yung mga magagandang loan applications na pwede ko pang utangan para makabayad dun kay Pass Cash BIP. Until nakilala ko nga si OLP na naka-loan ako pero 1,000 lang kasi nga 1,000 lang sa first timer, so parang kulang pa rin yun guys, no. So yung ginawa ko guys, naghanap ako ng mga loan apps na pwede ko pang ipantapal para kay Pass Cash BIP. So par guys, nabayaran ko naman agad si Pass Cash BIP. Meron akong nakilala na loan applications na akala ko guys 120 days yung kanyang repayment pero 7 days lang pala. So tiniis ko yun guys, no, na ganun na 7 days lang siya basta makabayad lang ako dito pa kay Pass Cash BIP. And doon guys, no, sa OLA na 7 days repayment lang itong si El Peso yata yun guys, o si El Peso, 7 days lang yung kanyang repayment. Na itatawid ko pa naman siya guys, nabayaran in 7 days kasi nagkakapera pa naman ako sa sari-sari store ko. So itong si Pass Cash BIP guys, malapit na din siyang mag-due. Then
Ay, after 1 month, malapit na siyang mag-due. So, nag-advance payment din ulit ako sa kanya. Then, bigla ulit ako niya reject dito kay Pass Cash VIP na ganun din pala. Same lang pala, guys, no, kay Mr. Cash na na bawal palang mag-advance payment. So, ganun na, guys. So, na-reject ako. Nadismaya naman ako. Hanggang sa ganun na ulit. Kasi ang dami ko na... Hanggang sa hindi ko na, guys, na malayan na pumasok na pala ako sa mga loan applications na tapal-tapal system. So, dun, guys, no, pero nung time na yun, guys, no, na kahit ang dami ko ng mga OLA na nahiraman, na 7 days lang yung kanyang repayment term, na itatawid ko naman sila, guys, no. So, parang andun na nga, guys, no, sa tapal-tapal system until na hindi ko na mamalayan, guys, no, na nakasangla na pala yung cellphone ko para lang makabayad dun sa mga loan applications na nahiraman ko na malapit nang mag-due. Sa takot ko din kasi, guys, no, na maharas noon. Sobrang tinawid ko talaga, guys, no, na bayaran lahat ng mga OLA na 7 days repayment lang. Then, meron pa akong OLP, Peso Ready, parang ang dami ko na, guys, no, na OLA na hindi ko talaga na malayan na sobrang dami ko na palang na-download ng mga OLA at sobrang dami ko na rin nahutangan. Na ang hirap din, guys, no, na so, parang sabay-sabay na silang nagjuju. So, dumadating talaga, guys, sa point na sobrang naiiyak na lang ako, na ang hirap. Sobrang hirap talaga, guys, until parang naisipan ko pa nun, guys, no, na ibenta na lang din yung ref na naipundar ko, yung refrigerator, para lang makabayad sa mga OLA. Pero hindi, buti hindi ko ginawa yun, guys, kasi habang nakukulong talaga ako, guys, no, sa mundo ng tapal-tapal system, nagbabasa ako ng mga victim, ng mga foes ng mga victim sa mga group sa Facebook. So, the questions, guys, no, is bakit sobrang dami ko ng mga na-download na mga OLA na hindi ko nabayaran? Actually, guys, no, lahat ng mga OLA na nautangan ko, hindi ko din naman nagamit yung pera na nautang ko sa kanila. Lahat yun, guys, no, is pinambabayad ko. Halimbawa, nag-due na si isang OLA. So, uutang ako sa isang OLA kasi nga wala pa akong pambayad nung time na yun. So, yung isang OLA na yon pinambayad ko dun sa nag-udyo na OLA. Then, mag-re-loan ulit ako dito sa OLA na to. Tapos, ipambabayad ko ulit dun sa mga malapit na ding mag-due. So, parang ganun lang, guys, yung sistema na hindi ko na kinakaya kasi sobrang bigat na talaga nung time na yon. And nung time na yun, guys, no, iyak na ako ng iyak. Sobrang nadidepress na ako. Naapekto yung mental health ko. Tapos, nadamay na pati yung ex ko, guys, na iyak ako ng iyak. Sabi ako sa kanya, guys, no, ng pinagdadaanan ko nung time na yon, last year. Sabi ko, then hanggang sa nadamay na nga siya, guys, no, nagpahanap ako sa kanya ng pwede kong mautangan para lang makapangtapal, guys, no, dun sa mga OLA na sobrang natakot talaga akong maharas nung time na yon. Nakahiram din nga siya, guys, no, sa mga kaibigan niya, na para lang makapantapal ako dun sa mga, para lang makabayad ako dun sa mga OLA. So, ganun talaga, guys, no, na talagang kinakaya ko kahit na sobrang laki ng kanilang mga interest. Kinakaya ko talaga silang bayaran. Pero nung time na yun, guys, no, ang dami ko na ding nababasa ng mga victim na hindi na daw nakabaya dahil nga sa tapal-tapal system. Dun sa group, guys, no, ng sa Facebook. Wala, hindi sa group chat, ha, hindi sa group chat, sa Facebook mismo. Nagbabasa talaga ako, guys, no, ng mga, ay sumali ako sa mga group sa Facebook at nakikita ko, guys, yung mga rants ng mga victim doon na ganito din yung nangyari sa nila. So, akala ko nung time na yun, ako lang yung nagsuffer ng ganon. So, nung nakita ko, guys, na hindi lang pala ako mag-isa, na marami din pala yung nagsuffer. Tapos, meron din doon, guys, no, na nag-advise na ganito yung gawin nyo para hindi na kayo maharas. So, ganon. Nanood ako, guys, sa YouTube ng mga tutorials kung paano nga ba maiwasan yung mga pangharas ng mga agent. Hanggang sa nalinawan talaga yung isip ko, guys. Kahit nung time na yun, sobrang depressed ako. Halos hindi na ako makakain ng maayos. Hindi ako makatulog ng maayos. Tapos, ayoko nang lumabas ng bahay kasi sobrang takot ko talaga, guys, no, nung na maharas ng mga agent. And by that time, guys, no, meron akong isang OLA na malapit nang mag-due. Sinabi ko sa sarili ko, guys, no, na gusto ko nang pahingahin yung sarili ko na gusto ko munang makawala sa mundo ng mga OLA.
So, tapos kasi nung time na yun talaga, walang-wala na talaga ako. Even guys, yung sari-sari store ko, halos bumagsak na siya, nalugi. Dahil nga lahat yun napunta, lahat ng kinita ko napunta nga sa pagbabayad sa mga Ola. At wala na din talaga akong maipang katapat pa sa mga Ola. So, nakiusap naman ako guys sa mga agent ng mga Ola na kung pwede na ganitong month ko na lang siya babayaran. Kasi sa month na to, magkakapera ako. Tapos, pero hindi nila naiintindihan guys, no? Hindi nila naiintindihan yung situation mo. Parang doon pa lang guys sa pag-explain mo, nandun agad yung pang-harass nila, pananakot nila, tapos pangbabanta nila na ganito, tatawagan daw yung mga contact list ko, which is ginawa nila guys, no, after mga 3 days na overdue na ako, tinatawagan talaga nila yung mga nasa contact list ko, and hindi ko sure kung na-post ba ako sa Facebook kasi sinabi na ipopost daw na ako sa Facebook. So ako naman, sinesearch ko talaga yung name ko, yung full name ko sa Facebook, para kasi pag once na sinesearch mo nga yung full name mo sa Facebook, makikita mo din kung pinopost ka ng mga agent ng Ola. Even guys, no, sa mga buy and sell ng mga group diyan sa mga lugar nyo, chine-check ko talaga guys, no, yung picture ko, baka nilagay no, pinost na ako doon. So far wala naman akong nakita kasi sinabi din talaga, may nabasa kasi ako sa post guys na siguro aware na din guys yung mga admin ng mga buy and sell na dapat hindi sila nag-aallow ng mga pictures na nagsinasabi na scammer si ganito na may kasama kang picture na hawak yung valid ID mo. So yung hindi yan inaallow ng mga admin kasi guys, no, pwede din guys na makasuhan yung admin na nag-allow ng pictures mo dun sa buy and sell para mapahiya ka dahil nga lang sa pagkakautang mo. So habang nasa kalagitnaan ako guys, no, ng mga pangaharas ng mga agent ng Ola, sobrang naapektuhan talaga guys yung mental health ko. At sobrang depressed na depressed ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Buti na lang talaga guys, no, nagbabasa talaga ako sa mga group, sa mga Facebook group. Even guys sa YouTube, nanonood talaga ako guys, no, ng mga victim. Nanonood talaga ako guys, no, ng mga nabiktima din na nag-share ng kanilang experience sa YouTube. So doon pa lang guys, medyo lumalakas na din yung loob ko. Pero yung time na yun, so, talaga guys, no, wala akong ganang kumain, ayoko lumabas ng bahay kasi feeling ko lahat ng mga tao nakatingin sa akin. Pero ayun, pero hanggang sa nakayanan ko naman guys, no, actually 2 months din ako guys na nag-deactivate ng Facebook ko. Ayokong na-search ako ng mga agent ng mga Ola. Then nag-turn off SIM din ako guys, no, ng almost 2 months dahil ayokong nakaka-receive ng mga text at tawag nila kasi yung mga text na guys, no, sobrang mapananakot talaga nila. Na sobrang titindi talaga ng pananakot nila. Pero bago guys, no, bago ako nag-turn off SIM, in-screenshot ko muna, inipon ko muna guys, no, yung mga text nila ng mga pananakot, pangbabanta sa akin na kukontakin nga daw yung mga nasa contact list ko, tatawagan, ipapahiya, papadalhan ng ganito, ng mga kung ano-ano, tap, ganun. So, sobrang pangbabanta talaga nila guys, kaya nag-turn off SIM ako ng almost 2 months. And habang guys, no, habang naka-turn off SIM ako, naka-deactivate yung Facebook ko, nag-recover talaga ako guys, nire-recover ko yung sarili ko sa lahat ng mga pananakot nila. Eh syempre guys, no, hindi pa din mawawala yung panunood ko ng mga nag-share ng kanilang mga Ola experience sa YouTube. So, kasi hindi naman, kapag nag-deactivate ka sa Facebook, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwedeng makapag-social media. So, meron pa namang YouTube na kung saan pwede kang makapanood ng mga nag-share nga ng kanilang mga experience sa mga pang-harass ng mga agent ng Ola. So far, guys, natutunan ko din yun. Nabigla akong natauhan sarili ko na bakit nga pala ako matatakot sa mga pang-harass ng mga agent ng Ola. So, ayun. Biglang, after 2 months, nag-activate ako. Tapos, naka-open na yung Facebook ko. Parang nilakasan ko na talaga guys yung loob ko na harapin yung kung ano man yung kung ano man guys, no, yung napasok ko na situation. So nung okay na ako guys, no, kapag recover na din ako, isa na dyan guys sa pinaka natutunan ko talaga pagdating sa mga pangaharas ng mga agent ng mga Ola is deadma. So dededmahin mo lang guys lahat ng mga text nila. Kung ano man guys, yung mapambabanta nila, dededmahin mo lang. Parang wag mo na lang pansinin or wag mo na lang basahin guys yung mga text nila. Actually guys, no, as of now, 10 months na, nagtitext pa din yung ibang mga agent ng Ola sa akin. At nakaka-receive pa din ako ng mga tawag mula sa la. Pero deadman na talaga. Yun lang talaga yung mabisang paraan para
para matanggal guys no yung depression mo, kasi yun talaga yung ginawa ko para hindi na ako nagpapa-apekto sa mga texts nila. So anong nangyari guys no after 10 months ng pangaras nila? Ito ako guys ngayon, okay na ako. And sa mga nagtatanong kung nakulong ba ako dahil hindi ako nakapagbayad dun sa mga OLA, well, hindi po ako nakulong at wala pong nakukulong sa mga utang sa OLA. At ito guys no, yung mga wag mong paniniwalaan sa mga text ng mga OLA. Una na dyan guys no, is yung tinetext nila sa'yo na pupuntahan ka daw sa inyong barangay. Well, hindi po yan totoo at hindi po sila pumupunta sa mga barangay hall. Lalo na guys no, yung mga illegal na OLA na nag-ooperate sa Google Play Store kahit registered pa yan sila ng SEC. Hindi po yan sila pupunta sa barangay hall nyo para singilin kayo sa barangay hall. Pananakot lang nila yun guys. Kasi actually naman, takot din naman kasi yung mga agent na ipakilala yung identity nila kasi sila din guys yung mapapaya. Lalo na kapag nabuksan yung kanilang mga illegal na gawain like yung kanilang mga sobrang malalaking interest. Isa guys no, sa mga text na huwag nyong paniniwalaan sa kanila is yung kakasuhan ka daw ng estapa or small claims. Well, sa estapa guys no, makakasuhan ka lang ng estapa kung umutang ka sa isang kakilala mo na niloko mo, parang nanloko ka. Well, hindi ka naman talaga nanloko na umutang dun sa mga OLA, which is tama naman guys yung mga nilagay mong information dun sa OLA mo. So, hindi yun pasok sa estapa. As long as tama yung information mo. So, hindi ako expert sa mga ganito. Ito based lang naman guys sa mga nababasa ko. And dun naman guys sa small claims, ang alam ko guys na pwede kang makasuhan ng small claims is nasa 1 million. Dati is nasa 500,000 yata. Hindi ko sure guys, pero ngayon nasa 1 million na. Pag once na may utang ka na 1 million na hindi mo nga nabayaran, papasok dyan guys no, yung small claims. Pero salit ba naman ang utang mo sa loan applications na 1,000 or 2,000 or 5,000 man yan, hindi po yan pasok sa small claims. Hindi, wala nang sinabi ko guys no, hindi po ako expert sa mga ganito kasi nagbabasa din talaga ako guys no ng mga batas. So doon naman tayo guys no sa mga legit na ginagawa talaga ng mga OLA agents sa mga texts. Una na dyan guys no is yung ipopost ka daw sa Facebook at ipapaya sa mga friends mo. Well, totoo talaga yan guys no, na ginagawa talaga nila yan na ipopost ka sa Facebook at ipapaya sa friends mo. So ano ba yung dapat natin gawin? Mag-lock profile ka kasi meron ng feature si Facebook na pwede kang mag-lock profile para hindi ma-search nitong mga OLA agent yung mga friends mo. And bakit ba nila nako-contact ng mga OLA agent yung mga contact list mo, yung mga contacts mo kahit di mo naman ginawang reference? Well, kasi guys no, pag once kasi na nag-apply tayo dun sa mga OLA, tapos meron dun yung kailangan natin i-allow yung ating contact list, means may access na sila sa lahat ng mga contacts natin. So kahit hindi mo nilagay na reference tapos sinawagan nila, huwag ka nang magtaka kasi nga meron silang features na ganun dun sa kanilang mismong loan apps na kailangan na talaga nating i-access yung ating contacts. Kasi pag once kasi guys din kasi guys no, na hindi natin i-access, eh hindi naman tayo makakautang doon sa loan apps na yon. So yun lang naman guys no, yung gusto kong i-share sa inyo na sana nakatulong ako sa inyo kasi isa din talaga ako sa mga victim ng mga agent ng mga OLA na mga nangaharas last year. But for now, okay na ako guys kasi dined ma ako na talaga lahat ng mga text nila. At yun yung isa sa pinaka matibay talaga guys na pwede natin gawin is yung deadma. Deadma is the key. So yun naman guys no, yung ating pag-uusapan ngayon at marami pa akong gustong i-share sa inyo ng mga experience mo nga sa mga OLA. Kaya abang-abang lang kayo guys no. So yun naman guys no, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you in my next video. Bye!